Hello guys! Today, tuturo ko sa inyo kung paano mag-align ng design sa screen natin. So, this is registration alignment guys, kung hindi kayo familiar. So, dito meron tayong 3-color design. So, paano ba natin ito transfer to sa screen days na pag nag-print tayo is ma-align natin. So, ito kasi guys, yan. Isang film na to, isang kulay. So, pag 3-color po yung design natin, ihiwalay po natin yan ng screen. So, bawat screen meron ganito. Ibabur natin yan. So, tawag po dito guys is acetate. Yan, film positive po ito na kulay black yung print niya. Dapat kulay black yan. Kasi yung kulay black na to, ito yung magiging design natin. So, ito yung mabubuta sa emulsion natin. Kasi yung itim guys, pag naburn natin yan, ito yung part na malambot yung emulsion. Kaya pag binugaan natin ng tubig, so ito po yung matatanggal. Yung mga na-expose na emulsion, yun yung titigas. Kaya yun po yung idea dyan guys. So para po ma-align natin yung 3-color na to sa screen natin, so make sure lang guys na meron tayong registration mark. Yan, registration marks po yung tawag dito. So kung familiar kayo dyan, registration marks. So recommended na registration marks guys is 6. So tatlo dito sa taas, tapos tatlo dito sa baba. So para mag-align tayo is sakto po. So para i-align po natin yan, make sure lang natin na yan, yung bawat registration na yan, 6, magkatugma po sa registration ng iba. So tignan nyo naman guys, saktong sakto. So, pag nasakto po natin yan, it means na accurate po yung pag-align natin. So, para gumana to guys, magpiprint po tayo ng isa pang ganito. Meaning, ang purpose po dyan guys is kukunin natin tong isang registration marks na to para gawin nating base registration. Meaning, base registration, doon tayo kukuha ng alignment. Kasi naka-fix na po yung alignment na yun. So example guys, yan. Kunwari ito yung base registration natin, itong kulay na to. So ilalagay natin siya sa platen guys. So bago ang lahat, yung platen natin meron niyang center guide. Meaning ito po yung gitna ng platen natin para yung design natin is gitna rin. So ito yung registration, base registration natin. Lalagay lang natin sa platen guys, ididikit natin gamit ang tape. Meron tayong tape dito. So bago i-tape guys, make sure na yung design natin is sakto sa screen. So ito pa yung screen natin. Mapapansin nyo, medyo sagad na dito. Dito medyo sobra ng konti, pero sakto lang yan guys. Kasi medyo maliit yung screen natin. So, ang importante lang dyan, yung space dito is medyo sobra. Kasi yung paghagod na ginagamit namin is push. So, patulak po yung hagod namin. Kaya, kailangan medyo malaki yung space dito sa unahan. Kasi example, dito yung ink guys. Tapos dito naman yung squeegee. So, huwag nating palagpasin na yung ink natin nasa design. Ito yung design niya. Tapos nandito yung ink, di pwede po yun kasi baka malaglag ng kusa yung ink sa screen natin. So make sure lang na ink natin hindi na tatabunan yung design para hindi po siya malaglag. So pag nag-push tayo, medyo may space po tayo para makapersa tayo ng push. So ayan guys, sakto na yan. So na-center ko na yan, dedikit lang natin gamit ang tape. Dikit na yung per gilid, guys. Dito sa gilid. Tapos dito rin sa gilid. Yan. So, make sure na flat yan, guys. Yan. Flat na flat na. So, ayos na yan. So, example, ito yung unang kulay natin, guys. So, para malagay na natin sa screen, meron na tayong base registration dito. Alignment, dito tayo kukuha ng alignment. So ito yung unang kulay. So bago lahat yan, lagyan muna natin ng tape.
So for us, yung nilalagay lang namin na tape, dito lang banda. And guys, dito banda. Tapos yung next tape niya, dito. So counter lang sila. Dapat konti lang yung tape natin guys kasi mas maraming tape, mahihirapan tayo mag-align yan. Kasi pag nadikit yan, mahihirapan. So pag may tape na, i-align na natin sa base dito sa maliliit na registration marks na to. So, yun guys, pag nalagay na natin yan, ibabase lang natin yung pag-align niya sa maliliit na registration mark na to. So, dapat accurate tayo sa pag-align guys. Yan. Lahat ng part dapat align siya sa base registration natin. So, kunwari align na yan guys. Yan. So, ilalagay na natin yung screen. So, sa screen naman guys. Ayan. Make sure lang na screen natin lapat yung registration din niya. So, bale, ito yung registration ng platen namin tsaka screen. So, lapat na lapat na yan sa dito namin, center guide namin. So, pag nalapat na yan, baba lang natin ng daan-daan. Yan. So, kunwari may emulsion na to guys ha. So, pag nalapat na natin yan, double check natin yung mga registration mark. Kung may emulsion yan guys, transparent naman yung emulsion na yan. So, makikita nyo pa rin tong maliliit na registration mark na to. So, i-double check lang natin kung tugma ba lahat. So, pag na-double check natin na tugma yan, so, i-press lang natin yung tape na nilagay natin sa film. Yan. So, pag tinanggal na natin yan guys, dumikit na po yan. Yan. So, ibig sabihin yan, ayos na yan guys. Align na po yan, gitna na po yan. So, itabi lang natin yan. Pagkatapos guys, next color naman tayo. So, ito yung next color natin, example. So, i-align na natin ulit yan. Pero, huwag niyong kalimutang lagyan muna ng tape. Kasi, pag nag-align na tayo, walang tape, uulit tayo ng pag-align nun. Kasi, kailangan i-dikit natin siya sa screen natin. So, ayan yung purpose ng pag-tape guys. So, yung tape namin, dito po yung pwesto niya. Dito yung una. Dito yung pangalawa. So, lagay natin ulit yan. Hanapin natin yung... Yan. Saktuin natin yan. Yan. I-align natin yung registration marks natin, guys. Sa base alignment natin. So, ayan. Align na yan. Yan. So, kuha tayo ulit ng blankong screen. Yan, blankong screen guys. Tapos, lagay natin ng... Angat muna natin ng konti dito. Banda, angat yan. Tapos, yung registration natin dito sa screen, dapat align na yan. Bale, pakiramdaman nyo lang na sagad na yung tatlo na yan. Yan. Tapos, dandahan natin ibaba guys. Oops, yan. Nababa na yan. So, double check natin guys na yung mga registration marks na to each tugma sa base. Yan. So, tugma na yan. Dikit lang natin yung tape na nilagay natin. Ayun. So, ayan yung pangalawang kulay natin. Ayos na yan. Kunwari may emulsion na yan. So, ready to burn na yan guys. Ayan guys, tapos yung last design, last color natin, ayun lang din yung gagawin natin. Same process lang din. So, make sure lang guys na pag gumagawa kayo ng alignment, yung area, ang room natin, walang ilaw, walang signal ng araw, kasi baka ma-expose po yung screen natin. Alam nyo naman, pag na-expose yung emulsion, titigas yan, mahirapan na po tayong mag-burn yan. So, ayan lang guys, make sure na nasa... medyo dark room tayo, walang ilaw para makapag-proceed tayo nito. So I think I suggest bumili kayo ng yellow bulb kasi hindi naman na wala namang epekto sa emulsion yun guys. Yung sinag ng liwanag niya is medyo kulay yellow.
Ganun guys yung ginagamit namin para may liwanag pa rin tayo pero hindi siya nakaka-effect sa emotion natin. And guys, kung may natutunan po kayo, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Pindutin niyo po yung notification bell guys para updated kayo lagi sa mga ilalabas pa naming videos about line table screen printing tutorial. Maraming salamat po.